Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, pag-usapan natin ang tatlong uri ng parking brake. Una, handbrake. Pangalawa, footbrake. Pangatlo, EPB o yung tinatawag na electronic parking brake. Yan ang topic natin ngayon mga kapiston. Bibigyan ko kayo ng mga kaalaman tungkol sa tatlong uri ng parking brake na ito. Una, handbrake. Kaya siya tinawag na handbrake kasi tama yung ginagamit natin para i-engage yung parking brake. Ang parking brake, madalas ito mga kapiston sa mga manual na sasakyan, ang handbrake. Pero meron din naman na automatic transmission na naka-handbrake. Pero madalas sa manual na sasakyan. Ang handbrake mga kapiston, meron niyang cable. Konektado yan sa likodang preno. Kaya kung mapapansin mo mga kapiston, madalas sa mga handbrake, yung likod na preno naka-drum brake. Kasi yung handbrake mga kapiston, konektado yun sa likod na preno, meron yung cable. Ngayon kapag nag-engage ka ng handbrake, yung cable nag-a-adjust yun para yung brake shoe kumapit sa drum brake. Kaya hindi uusad ang iyong sasakyan kapag naka-handbrake. Kung mapapansin mo mga kapiston, kapag itinataas mo yung handbrake mo, di ba naririnig mo yung click sound? Pero alam mo ba na meron niyang tamang bilang yung click sound na yun? Kapag inangat mo yung handbrake, bibilangin mo yung click. Dapat yung click niya mga kapiston ay nasa 6 hanggang 7. Yan yung pinaka-standard ng handbrake para masabi natin na kapit na kapit yung ano mo, yung handbrake mo o yung parking brake mo kapag nag-park ka. Ngayon, binilang mo yung click ng handbrake mo kung pasok pa ba sa standard, kung nasa 6 hanggang 7 yung click niya. At napansin mo, nasa 14 hanggang 15 yung click niya. Ibig sabihin mga kapiston, hindi na ganun kaganda yung kapit ng parking brake mo. Ngayon, kailangan mo itong ipa-adjust sa tuwing nagpapaservice ka. Halimbawa mga kapiston, nagpa-change oil ka, sasabihin mo dun sa mekaniko na kung pwedeng i-adjust yung handbrake. Ngayon, ang gagawin ng mekaniko mga kapiston, i-adjust yung handbrake. Tatanggalin niya yung drum brake. Tapos dun yun i-adjust. Ngayon, kapag napansin mo na in-adjust ng mekaniko sa mismong loob ng sasakyan, doon sa mismong handbrake, hindi pwedeng dun i-adjust mga kapiston. Kasi, hindi magbabago yung kapit nung parking brake mo. Kumbaga, ang ina-adjust lang ng mekaniko, kung dating 14 yung click ng handbrake mo, uungat magiging 6 siya, magiging 7, papasok sa standard. Pero, yung handbrake lang ang in-adjust niya, hindi yung mismong parking brake sa likod ng preno. Dapat dun niya i-adjust sa mismong drum brake para magbago yung performance o yung kapit nung parking brake mo. Ngayon kapag doon niya mismo in-adjust sa mismong loob ng sasakyan, sa handbrake, ang in-adjust niya lang yung mismong click doon sa handbrake. Sunod, footbrake. Kaya siya tinawag na footbrake kasi paa yung ginagamit natin para i-engage yung parking brake. Ngayon mga kapiston, ang footbrake madalas ito sa mga automatic na sasakyan. Tandaan mo ito mga kapiston, para sa mga automatic transmission na sasakyan, kapag magpa-parking kayo sa mga paahon na parking, kailangan mong gumamit ng footbrake or handbrake. Kasi sa mga automatic transmission kasi, basta yung shifting lever ay ilagay mo sa park, kahit medyo paahon yung parking mo, hindi pa rin uusod yung sasakyan mo. Hindi pa rin dadaus-us. Kasi nga, yung shifting lever mo ay nasa
parking o nasa P. Kaya hindi pa rin uusod yung sasakyan kahit hindi ka gumamit ng footbrake o kaya handbrake. Ngayon, ano ang magiging problema ng iyong sasakyan kapag ganun lagi ang ginagawa mo? Kapag ganun, mga kapiston, napuwersa yung loob ng transmission. May posibilidad masira yung loob ng transmission kapag hindi ka gumagamit ng footbrake o kaya handbrake sa tuwing nakaparking ka sa mga paahon na parking. Kumbaga, nakashifting lang sa P yung shifting lever mo. Ngayon, napiporsa yung automatic transmission natin, yung loob niya, pwedeng masira yun. Kaya kapag ikaw ay nagpa-parking sa mga paahon, kailangan mong gumamit ng footbrake o kaya handbrake para hindi napiporsa. Ang footbrake, mga kapiston, makikita mo ito sa mga automatic transmission. Meron din itong cable, konektado din ito sa likod na preno. Kapag footbrake ang iyong sasakyan, yung parking brake niya, madalas disc brake yung harap, disc brake din yung likod. Ngayon, itong footbrake, meron itong sariling brake shoe sa loob ng rotor mismo. Meron itong maliit na brake shoe. Ngayon, kapag nag-engage ka ng parking brake, yung brake shoe dun sa loob ng rotor, nag-a-adjust yun para kumapit yung brake shoe dun sa mismong rotor. Kaya mapapansin mo yung pinaka-rotor, malaki yung gitna, yung parang meron siyang umbok sa likod. Kapag naka-footbrake ka, doon nakalagay yung brake shoe niya. Ngayon, mga kapiston, itong footbrake, pwede rin natin itong i-adjust. Pero madalas natin itong i-adjust sa mismong cable niya. Meron doong gis na nut. Doon natin ito ina-adjust. Sa pag-adjust nito, nagbabase tayo dun sa tension ng cable. Kapag matigas na yung cable, o halimbawa malambot pa, i-adjust mo yung gis pahigpit. Ngayon, kapag napansin mong matigas na yung cable, titigilan mo na yung pag-adjust. Ibig sabihin, standard na yung kapit ng footbrake mo. At ang pangatlo, yung tinatawag na EPB o electronic parking brake. Kapag ang iyong sasakyan, mga kapiston, ay naka-EPB o electronic parking brake, wala yung cable na tulad ng footbrake at handbrake. Ang nagpapagana sa EPB o sa electronic parking brake ay kuryente at saka motor dun sa mismong likurang preno. Meron dong motor para kapag nag-switch ka ng EPB, magkakaroon ng supply ng kuryente papunta dun sa motor at kakapit yung parking brake mo. Yun ang pagkakaiba ng EPB sa footbrake at handbrake. Wala siyang cable. Kuryente at motor ang nagpapagana sa kanya. Ngayon, mga kapiston, halimbawa yung mga may-ari ng sasakyan na kayang gumawa ng preno. Halimbawa, mga kapiston, yung sasakyan mo ay naka-EPB tapos plano mong palitan ng brake pad sa likod. Ngayon, kapag wala kang idea sa EPB o sa electronic parking brake, sisirain mo yung motor. Sisirain mo yung motor. Ngayon, kapag nagpapalit ka ng preno sa likod, kapag naka-EPB ang iyong sasakyan o naka-electronic parking brake, meron niyang setting. Kailangan mong i-maintenance mode yung parking brake para hindi masira yung motor kapag pinipress mo yung piston ng caliper kasi maglalagay ka ng bagong brake pads. Ngayon, halimbawa, hindi mo naman alam ang setting kasi bawat brand ng sasakyan merong setting kapag nagpapalit ng brake pads kapag naka-EPB ang iyong sasakyan. Ngayon, ang gagawin mo, mga kapiston, tatanggalin mo yung negative ng battery. Tapos, dun sa likod na preno, dun sa mismong motor ng EPB, may makikita kang connector o socket. Tatanggalin mo rin yon. Kapag natanggal mo na yung connector at yung negative ng battery, pwede mo nang i-press yung caliper niya para magpalit ng bagong brake pads. Hindi na masisira yung motor niya nung EPB kasi
tinanggal mo na yung negative ng battery at yung connector sa mismong motor ng EPB. Tandaan mo mga kapiston, kapag electronic parking brake o EPB, automatic nag-a-adjust yan kapag halimbawa't napupudpud na yung preno sa likod. Diba ang handbrake at footbrake, ina-adjust natin dun sa mismong drum brake. Yung footbrake naman, ina-adjust din natin dun sa mismong cable para pumasok yung 6 na click, yung standard niya. Sa EPB, mga kapiston, automatic siyang nag-a-adjust. Hindi mo kailangan mag-adjust kasi nga electronic siya. So yun lang mga kapiston, at sana may natutunan ka sa topic natin ngayon. At kung may natutunan ka, please subscribe sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy yung mga basic video, mga basic na kaalaman tungkol sa iyong sasakyan.